Welcome to Vaxi Talk, the Vaxilife podcast with Ness Imperial Lim and Ralph Waldo Lim. Join us on a thrilling journey into the world of pets health, where we uncover the latest and most essential information to ensure your furry companions live their happiest and healthiest lives. Ness and Ralph are on a mission to bring you the most up-to-date insights, expert advice, and heartwarming stories about our beloved animal friends. Whether it's discussing the newest vaccines and preventive care measures, exploring the benefits of holistic approaches to pet health, or examining breakthrough treatments for common pet ailments, we leave no stone unturned. This is Vaxi Talk, the Vaxilife podcast. Here are your hosts, Ness Imperial Lim and Ralph Waldo Lim, with our special guest vet, Dr. Adriana Banez. Good morning, good afternoon, and good evening. Again, dahil tayo ay napapanood nationwide and globally, kaya sa inyong nasa inyong mga iba't ibang bansa. Kung nanonood ka sa cellphone, nanonood ka sa YouTube, kung nanonood ka sa Facebook, nakikinig ka sa Spotify. Good morning, good afternoon, and good evening. Maraming salamat sa ating fourth episode. Grabe ang bilis ng panahon. Nakakaapat na tayo, Ralph Waldo Lim. Isang ang bagsak dyan. Saya-saya. And napapansin ko, medyo nare-relax na tayo, no? Nare-relax na ba? Oo. Hindi na tayo stress? Hindi na tayo nag-aaway. Actually, dati, dahil very stiff kami, no, mga first and second, syempre, iba yung energy na kailangan, eh, no? Oo, pero ang mga asawa naman, hindi na nga away. Tayo ang inaaway. Diba, mga lalaki? Teka muna, kung saan na naman mapupunta ang ating ibang topic yata. Usapan ito. Parang kailangan yata natin magkaroon ng panibagong segment, usapang mag-asawa. Usapang may asawa. Gawin natin yan. Ano? Gawin natin yan. So next, may bago tayong project. Oo, gawa tayo. Matindihang ano yun. Oy, pero ano ha, ang daming nag-feedback dun sa ano natin, sa last episode natin, yung immune system. Oo nga, ako talagang masayang-masaya. I've been pet owner since 20... Akala ko since nun nakasal tayo. Hindi. Since parang 22. Hindi ko maalala. Mga 2010? Hindi mo na maalala. Matagal na yan. Oo. Or mga 2006. Yan. Nag-alaga ako. Nag-breed na rin ako ng mga aso. Pero ngayon, talagang family member na sila. Hindi na ako nag-breed. And ang pangalan ng aso ko dati, Ninja. Oh, ano nangyari? Hindi, kasi may maitim siya eh. Tapos dito yung ano niya. Ah, talaga? Oo. Ngayon, tatlo po ang aming inaalaga, ang mga aso. Mga chikiting. Mga chikiting natin. Chikiting. So, masayang-masaya at nagbibigay naman talaga sa amin ng kasiyahan sa buong family. Yes. At nagkakaroon, even yung aming anak, nagkakaroon siya talaga ng responsibility. Nagiging responsible papaligo siya. Papaligo ng aso. Yes. Pero ano ba yung ating topic today, mga kavaxi? Today, ang ganda ng topic natin. It's still a continuation nung last week natin na episode. Yes, pero ngayon, mas detalyado, mas pupunta tayo sa mas malalim na usapan about the 2.0. Yes, about the immune system of our pets. Kung dati, nung last episode natin, pinag-usapan natin yung paano ba bumababa ang immune system, ano yung mga usually signs para sa ating mga pet owners para makita natin kung bumababa na ba talaga ang immune system. So ngayon, mas detalyado na ibibigay ng ating special guest. Sino ba ngayon ang ating special guest? Parang bago ba ang ating special guest? Ito, napakagaling to. Very honored tayo actually na nandito lagi siya. Siyempre. And he is one of the Asia's top 100 scientists. Na veterinarian, ano? Veterinarian, yes. Grabing ano yan, pride sa mga Pilipino. Ang pogi. Talaga. Diba dapat ikaw nagsasabi noon, hindi ako? Nauna ka eh. Oo nga, no, teka. Mukhang may pa-buffet ka or may pa-merienda dito. So, ikaw magsabi. Hindi naman may pagkakaila na kahit na napakahirap ng kanyang schedule, punong-puno talaga. Pero biyaya ni Lord, lagi tayong na natin schedule. Hirap i-invite.
Oo. Mm. Dahil talagang with this very knowledge, busy. Talagang ini-invite siya kung saan-saan. Mm. So, without further ado, para bigyan tayo ng mga panibagong karunungan para sa pets immune health ng ating mga alaga, nandito again si Dr. Adrian Ibanez. Yes po. Good morning. Good morning. Good afternoon and good evening. Huwag kang mag-good night pa. Mamaya pa yung good night. Pero sir, sabi mong kanina kasi, ano ba yun? Pogi. Akala ko may iba kayong guest dito. Hindi, kasi ibang level nung sa'yo. Scientist na pogi. Ayun, tingin ko baka iba rin yun sir. Oo. Eh syempre, sa katoksika ng schedule mo, napakahirap i-maintain ng ganyang aura. Pero aura siguro, banganda yung aura. Yes. Pero napansin ko, ang ganda ng bigote mo dito. Ah. Han, sorry ah. Tagal ko itong pinagagaan. Parang aso din to. Alam ko na sabi ko, ikaw ang pinaka guwapo para sa akin. Pero yan, documented dyan. Yes. Nyo, ah. Pero ngayon, teka muna, may sisipatin mo na ako. Oy! Yeah. Grabe, Doc, yung iyong aura. Alam namin na isang napaka... Isang kidnap nga dyan, Doc. Ganun ba? Uy. Para ako tinitrain mo, sir, ha? Kikilabutan ako sa inyong dalawa. Hindi. Alam ko naman magka... Actually, ma'am, kanina, napailing ka lang. Kumindat si Sir Den. Ay, talaga? Okay. Naglolokohan na tayo. Ayan. So... Doc Adrian, alam namin kung gaano ka-busy ang iyong schedule, but look at that aura. Thank you. Yung aura mo na para bang hindi kami nakakaramdam talaga ng nervyos. Lalo na doon sa previous discussion natin, sabi ko, oh my, paano ko haharapin ito sa aking mga tanong? Maiintindihan ko ba? Ako last time, yes. Nagdala ako ng tissue. Bakit? Baka dumugo yung ilong ko doon sa mga bigati na pagtatanungan natin. Mabuti naman di ko nagamit. Oo. Kasi ang linaw ng pagkakadescribe ni Doc Adrian doon sa mga topics natin. Salamat naman po. Kahit ordinary na yung hindi pa nag-aalaga ng aso, gusto pala mag-alaga, naintindihan namin kung ano yung mga possible na magiging problema ng aso. Yes. And kahit may problema, mga possible, mga risk, andito ang ating mga veterinarian katulad ni Doc Adrian para turuan tayo na kung paano ang tamang pag-aalaga sa ating mga aso so that hindi natin titingnan ang pag-aalaga na problema lang. Yes. Ang titingnan natin siya on the more positive side. Pero syempre, responsible tayo sa ating mga alagang aso. So, Kalagay yung ating yung ating topic for today. When a dog's immune system fails, what are the common infections? Isa yan sa ating topic for today na main topic natin for today. Mm-hmm. Kasi baka minsan pinagpapawalang bahala at pasawalang bahala lang nila na nagkakaroon ng immune system. Ay, okay lang yan. Askal yan or aspin yan. Kaya niya yan. Lagi, di ba? Superhero dog. Kaya nila yan. No, hindi. Meron po tayong mga i-discuss na yan na ito po yung mga posibleng mangyari kapag po bumagsak yung immune system po ng aso ninyo. Kahit po tingin nyo napakatibay niyan, kapag po immune system nasa loob ng katawan ng atake, ay, magiging malaking problema yan. And ang matindi, hindi naman nakakapagsalita yung mga aso natin. Mm-hmm. So, akala dapat makita na natin. Nagsasalita. Nakikinig, yes. Oo, pero yung nagsasalita sa cartoons. Oh, si Super Friends. Si Scooby-Doo. Ayun nga, no? Si Captain for Shield. Nagsasalita si Captain for Shield. Okay, sige. Umpisa na natin yung ating magandang topic for today. Yes. So, Doc Adrian, gaya ng mga nabanggit natin nung unang episode, mga common symptoms or yung mag-a-alarm sa aming mga pet owners na may problema nga ang ating mga aso pero hindi talaga namin ma-identify and hindi naman automatic namin masasabi na ay, bumagsak ang immune system niya, no? So, ano ba yung mga usualing symptoms na kapag bumaba yung immune system nila, 'di ba, nagkakaroon usually ng mga infections. So ano yung mga symptoms na makikita namin para masabing, "Ay, may infection yung aso namin." Okay, that's a very good question. Mm-mm. So, pagtingin po kasi natin sa ating mga pets because they could not talk.
So, nasa atin po yun to identify. So, kung may mga, sabi ko nga sa last episode, we are going to look at the signs. Ano po ba yung normal nila at ano po yung hindi normal? So, pag meron pong hindi normal, that is a signal that there's something wrong with your pet. So, tandaan po natin yun, yung ganun na mga observations natin. And may tatlo pong mga pwede pong nating tingnan na group of diseases pwedeng mapagkunan yun. Yung una, it can be viral infections. Viral infections. Opo. And when the immune system goes down, usually the virus, they would attack the immune system. Pag ito po ay mababa po yung immune system natin. The second, we could, yung common po kasi, I think you're familiar with the ticks. Yes. Yan po, ito garapata. Pong tick, garapata. These are, many are, we call it TBDs. Ito po yung tick-borne diseases. Nakukuha po to sa kuto. So, meron po dyang sakit na tinatawag nating ehrlichiosis. Ehrlichiosis. So, yung, opo. So, yung common na, I think, na-discuss din natin sa inyo, yung previous guest din nyo po, that we commonly refer this as dengue in dogs. Yun. So, opo. Katulad si kami, Ralph, na hihirapan kaming banggitin yung ano, ehrlichiosis. So, opo. Ito na lang para mas madaling intindihan. Dengue in dogs. Yun. Uy, na-dengue yung aso ko. Actually, yung sinasabi namin, kasi nga, it will produce rashes similar to that of a dengue you see in humans. So, yun. So, just an example of the tick-borne diseases. And probably, the third most common infection can be the skin infection. So, pag bumababa, so the skin has a parasite, naturally occurring parasite, that would tend to increase in number when the immune system goes down. So I think in my experience, this is the three most common that our pet owners should be made aware about the diseases. And this can be life-threatening, especially yung the first two I mentioned. Yun po. Yung pangatlo, yung skin disease, Doc. Skin infection. Yung skin infection. Yes. Ito ba yung para may mga dry area? So not necessarily ano siya, yung allergy. Kasi not necessarily na, allergy po. Opo. So, ito po yung tinatawag natin na mites. Mites. Yan po. Mites. Oh. Opo. So, for this, titingnan natin kung ano pong sinususpetsahan ng veterinaryo. Kaya po, nagkakaroon po ng iba-ibang approaches yung vet base po sa mga symptoms na nakikita po. So, it's maganda while we've discussed also in the previous episode po that Mr. Google can be very helpful. But the clinical eye of the veterinarian could probably help the assessment of the health of our pets even better. So yun po. So we cannot do away with going to the veterinarian, especially when it's complicated mas, po. Mas grumabi pa no, kapag ginawa natin yung pag-Google. Kasi mali yung prescription na ginamit natin. Hindi siya tama for that particular yes, po. Problem. Opo. So, doon sa mga infections natin, hindi doon sa tatlo, Doc, ano yung pinaka-delikado? Di ba, nasabi mo, yung top two? Yes. Viral infection. Ano yung talagang, ay, nako, okay. Dito ko ito pwedeng ipag-Google lang. Kailangan dalhin na ito sa pinakamalapit na poging veterinaryo. May ganun. Ganun, pinakamagandang veterinaryo. Pag hindi pogi, hindi nyo nadadalhin doon, ano? Hindi, lahat. Hanap tayo ng, ano, sa ibang vet. Gagastos ka na rin lang doon sa maganda. Joke lang. Sa pinakamalapit na veterinaryo natin siya dadalhin. Lahat naman namang veterinaryo. Yes. Na magagaling. Okay, magagaling. Opo. Maganda. So, in my opinion, the viral infection might probably be the most fatal of all. Pag bumababa yung immune system, especially kung hindi po natin to nababakunahan, pwede po maging fatal. And yung parvovirus or canine parvovirus infection, yun po yung isang number one na dog killer. Isa yun, ano? Na viral infection. So ito po ay pwedeng kumalat, and it is even stable months and even years in the environment. So it can infect other puppies na sabihin natin nga po na i-expose. Opo. So, ba nagka-parvo yung aso mo ngayon? Gumaling na. Hindi mo nalinis yung lugar. Pwedeng mahawa siya ulit? Ma-infect pwede ulit? Po. Oh. Since it's stable, it is unenveloped virus. So, it is stable in the environment. So, hindi po siya napapatay ng normal na mga disinfectant. Sa clinic po natin,
we practice po talagang dinidisinfect natin. After disinfection, we even do the blowtorch to make sure that we really kill the opo. Kasi they hindi po sila namamatay ng regular disinfectant. Talagang i-blowtorch mo. Opo. May kaibigan ako gumawa ng ganyan, wala na siyang bahay ngayon. Nawala yung virus. Wala yung virus. Wala lang sa bahay. Pati baka mamaya pati kayo at yung mga alaga niyo magla. Katakot din pala yan. So, nakatakot talaga yung parvo virus. Asensya na po kayo ha. Hindi ko po ina-anticipate yun. Wala yung virus, pati bahay po. So, palinis na. Lipat sila na ibang bahay. Gusto ko mag-excuse muna. Hihinga muna ako. Anyway. Paano ba nagda-diagnose, Doc? Yes, yan mga nabanggit mo. Oh, gusto ko lang emphasize natin na yung kung parang gusto mo mong... Hihinga muna ako. Emphasize na huwag mo i-blowtorch bombay. Sorry Baba po ha. Baba nilagyan ng disinfectant. Akala ko sabihin mo, sir. Emphasize mo yung blowtorch ulit. Baba yan nilagyan ng, ano, I won't mention name, ano, nilagyan ng yung pang disinfectant, tapos blowtorch. Ay, naku, mas sabihin. erase. Okay. Teka muna, mag-breathe in, breathe out muna ako. Okay. Ready na. Sige po. So, let me add to that. Okay. So, this is one of the reasons why that if yung isang pet owner na meron na pong history of parvovirus na nangyayari sa bahay nila, if they would bring a puppy that is not vaccinated, napapansin nila, they will still observe na nai-infect. So, namamatay. So, you don't bring in puppies that actually at least will have two or even complete vaccinations bago natin to ipailalagay sa bahay kung saan meron pong history ng infection. Kasi nga, the virus is stable in the environment. So, what would happen? Every time na meron ganun, they would complain, Dok, namatayan ulit ako ng ganito, nagsusuka ulit, ganito, ganyan. It's the same signs. So, it repeats over and over. So, they are, if they do not vaccinate their pet, they are not destroying the cycle. So, that's how important the vaccination would be. So, kahit na, halimbawa, walang parvo yung mga aso mo, malinis, pero dun sa kabilang kanto, o kaya mga four units away, nagkaroon ng case ng parvo, malaki pa ang posibilidad na magka-parvo rin yung aso mo kung lumabas yan? Kung bakunado yung aso mo, you wouldn't have to worry that much. Bahay, but the chances are, let's say, since your pet is vaccinated, pag na-expose po sila, so tendency, di ba, they are protected already. But it doesn't stop the virus from attaching to them. So pag uwi nila, if there are some that are vaccinated, yun po ang madadali. Ah, okay. So may baon. Yes. Mm. So that's why they would say, Doc, my house is clean. My dogs are this and that, so I don't need to vaccinate. So there are some of our clients who would always tell that. That then my answer is simple to that. Hindi ko nilalabas ang aso ko. Yes. So, yung sinasabi ko, sir, kung pati kayo hindi lumabas, siguro yun. Oo, yeah. Walang, but you go around, you walk, this virus can attach to footwear mo, kung saan mo may nahawakan ka. So, hindi mo talaga totally controlled yung possibility that you are the one bringing the virus to your home. Unless ulit, hindi ka lalabas. So yun po yung malaking chance. And the dogs that would tend to have more contacts with other dogs, meron pong mas sociable sila, those are the... Actually, yun po yung mas delikado pag hindi po kompleto yung vaccine. Oo. Opo. Paano dinadiagnose yung mga ganyang mga viral infections? Gusto ko lang dagdagan yun po. Ano? So aside from the viral infections, I made mention about the tick-borne diseases. I'd like to mention this because these two groups of diseases, for you to appropriately diagnose, kaya po, tingnan po natin to sa atin pong nanonood ngayon, that to the pet owners, you should at least appreciate why our veterinarians are recommending diagnostic tests. They are recommending laboratory. It may sound expensive for most, but actually, mas napapamahalan kayo if the vet will not be able to properly diagnose it because of the lack of the test. So when we are closer to our
yung sa amin pong, meron kasi kaming tinatawag na differential diagnosis. Mm-hmm. So ito yung differential, ito yung mga list na pwede naming pagsuspetsahan na kung ano yung sakit ng ating pong pet. Mm-hmm. At through the tests that we perform, CBC and all the tests we recommend, natatanggal po sa list. So nananaraw namin, and mas maging mas maganda yung approach natin. Uh-huh. Na sana, no, tama yan, po. Yan yung tinatawag na naru-rule out or parang process of elimination. Yes po. Oh. So kapag hindi nyo, Doc, ginawa yung test na mga ganon, parang bahala na si Lord sa kung ano yung gagawin natin na... Kasi minsan... Clinical eye. So we rely on the clinical eye. Yes. Which is, I'd like to appreciate, some of the vets are good naman din. Yes. Through experience. Actually, dati walang mga... Dati wala. Skits. But you're playing with uncertainty. Uh-oh. And now with the legal suits na pwede lumabas. Uh-oh. So as vets kami, pag tumatanggi, yung pet owners, like sa inyo po, tumatanggi kayo, some would have the client sign na tumanggi kayong ganito. Uh-oh. And kasi pangyaran, we are not, we are humans, we are limited also to the treatment that we could give to our pets. And due to the lack of knowledge na nakuha, na hindi namin nakuha din. So, ito yung list of probable na ibibigay namin. So, maging shotgun treatment siya. So, maraming mga pwedeng challenge sa vets din at pwedeng mapapamahalan patuloy yung ating mga owners. Opo. Ngayon, lahat ng treatments ibibigay mo kasi hindi mo alam kung alin dito yung magiging... Yung eksakto. Pwede po. And I will not put the blame on the vets on that. Second, as I mentioned din po, because the diagnostic test we perform will allow us also to determine how long the treatment would be. Mm-hmm. So, yan po yung isang, I think, in a way, nakakatipid po tayo if we are really diagnosing and making the diagnostic test properly for our pets. Uh-huh. Yun po. So, Doc, alam ko marami kayong different kinds of pagda-diagnose sa mga iba't ibang klaseng sakit. Para mas maunawaan namin bakit ba kami gumagastos ng ganito, bakit ba namin kailangan magbayad sa vet ng ganitong halaga. Pwede mo ba kaming i-enlighten pagdating? Kasi Doc, minsan kahit mahal na mahal namin yung mga aso namin, pero pag pera na pinag-uusapan, nawawalan na kami ng tamang rason. Parang ang rason na lang naiintindihin namin is kung ano yung laman ng packet namin, di ba? So, enlighten mo naman po ang ating mga listeners. Ay, opo. I'd like to believe that our vets are professionals. And yun nga, pinag-aaralan din natin yan ng 6 na taon. Mm-hmm. At yung iba, nagdi-diplomate, nagma-masters. In my case, I took my PhD also. So, mas mahaba po yung pinag... May investment din po yung mga veterinaryo natin. Yes. And with this investment... Ganun din po, sir. So, yung the more... because we are investing on it, so, saan ba babalik yung mga investment din? Actually, if you go to specialists, or you go to people who have studied longer or have experience longer, syempre, like in humans also, mas napapamahal po yung bayad because they are expected, hindi naman po lahat, hindi rin lahat na kulang na experience, hindi magaling. So, it depends on the veterinarian na involved din naman po. Eh. But most likely, that's where it's coming from because of the investment on the side of the veterinarians in building their expertise. Ngayon ko na-realize, kasi di ba sa tao, merong EENT, specialist. Uh-oh. Merong internal. May nephrologist. Iba-iba. Mm-hmm. Pero sa veterinarian, all-in-one. Meron ba mga... Meron din po. Actually, meron din po kami mga specialization. Mm-hmm. So, dalawa po yun. Discipline specialization and species specialization. So species, kung canine, like in my case, I'm with canine practice, so I am specializing in canine. Mm-hmm. But meron ding mga disciplines. So the disciplines can be internal medicine, can be cardiology, but in my case, I am specializing more in internal medicine. Mm-hmm. But I do have other specialization also that are of minor
field, so epidemiology, for example. So meron pong mga ganun. Opo, meron din naman po. Yeah. So how do you treat yung mga... Yung mga infections, mga viral infections na nanabanggit, katulad nga nung parvovirus. And meron pa akong naririnig, syempre familiar din tayo doon sa distemper at saka yung tinatawag na canine cough o yung ubo para sa mga aso. Paano, Dok, tinitreat yung mga ganyang klaseng infection? Opo. I-assume lang po natin ano, na yung diagnostic tests ay nagawa, yung mga CBC and all of those things. So the treatment would be very dependent on the diagnosis of the vet. Mm-hmm. And when the vet ascertains, at least explains to the owner na ito po yung most likely sakit po natin sa ating pong mga pets, at dun po nakakabase yung mga prescription nila. But I'll discuss though the common na lang po. Ano. So the antibiotic usually is there, but it depends on the type of the disease that the patient would have. Usually, it should not go lower than 5 to 7 days, to even as long as 5 months for tick-borne diseases. Mm-hmm. So, na it would differ. Tapos, ito pong the type of the antibiotic would also matter. Mm-hmm. Ano ba yung pwede nating ibigay and the frequency? Mm-hmm. If you talk about fungal infection also, yun po, medyo matagal din po yung treatment. Or in any skin disease, so as I always educate our clients naman po, skin diseases are usually not life-threatening, usually, but it can be one of the most expensive at matagal po gumutin. Opo. So, yun po yung palagi nating in-explain po sa atin pong mga clients about that. Doc, gusto kong maging, let's go deeper sa pag-discuss doon sa parvovirus, no? Sa pag-treat ng parvovirus, paano ba sasabihin ito? Since isa sa pagkakaalam ko bilang isang pet owner, pinaka mataas ang mortality rate ng parvovirus, lalo na kapag talagang napapabayaan. Mm-hmm. Ano yung usual treatment bukod sa mga antibiotics? Kasi baka yung iba, pagkakasya na lang, may antibiotic naman eh. Nabasa ko kay Dr. Google, bibili na lang ako antibiotic. Mm-hmm. Pero what I know, it's more than antibiotic. Talagang may treatment protocol kayong binibigay. Ay, opo. With any disease po, yung basic concept natin, if yung, excuse me, if kung yung ano po, yung patient natin is nagsusuka, that's a big problem. Because we cannot give anything oral. Mm-hmm. Kasi pag binigyan mo ng gamot, isusuka pa rin yun. Katulad sa parvo case, no? Yes. Suka, pagdudumi. So yun, may susuka, yung pagdudumi. So if kung nagsusuka siya, so isipin natin kung tayo kayang tao, inom tayo ng gamot na walang laman yung tiyan, ba masakit sa tiyan yun? Oo. Susuka mo ulit. So that would be a challenge. Magastos. The second thing we consider, because nothing is going in, everything is going out, nagsusuka, nagdudumi. So anong mangyayari? So the dog would tend to have a weaker system. Uh-oh. And kaya po, dehydrated, tama. Correct. Ayan. So that's why we need to, for patients like that, we always recommend na i-confine mo na. Oo. So kasi wala ka nang maibigay, wala nang pumapasok sa system po ng aso. So, wag po tayong, sana po sa ating pong mga tagapakinig ngayon, they would think that, itong vet natin, parang gusto lang magkapera sa amin dahil gustong ma... Hindi po, because the best treatment protocol that would have the highest success of survival is when the dogs are confined, when the ano po yung mga deficiencies are also replenished, so they die with that. Yes. Wala namang direct antiviral against parvo, but we are trying to make sure that the immune system will become competent at nagre-respond, and hopefully the later part it will be able to withstand. Mm-hmm. So a good immune system can help prevent parvo. Mga may ganun bang... Assuming may bakuna, sir. May bakuna. Ay. Opo. Parang ano yan eh. Package deal. Hindi opo. Pwedeng pinataas mo lang yung immune system pero wala ka talagang prevention. Yes. So to speak, pwede dun pala, if pangit yung nutrition, pangit yung status ng dog mo, pinakunahan mo, then the chances are, you will not be expecting a very good immune response. Oo. So pwede din yun. So kahit pinakunahan mo, pero pangit na yung hindi na may sakit siya eh. So, hindi nagkakaroon ng magandang response. So, mababa pa rin yung immune reaction niya. So, pwede pa rin siyang magkasakit ng parvo. Or even worse, if yung, sana naman walang ganun, may problema sa bakuna, yung in-inject. Uh-oh. So, hindi magkakaroon ng magandang
And that is what we are trying to look at. When the vets administering the vaccines are licensed, we tinataya po namin yung lisensya namin that we are administering the vaccine. Tama po yung pag-administer, tama pag-maintain, so may nakasalalay po yung lisensya namin dyan. Oh, common issue, Doc. Dinala ko lang yung aso ko dun sa vet para turukan. Ito na ginawa, dinagdagan na ng gagawin ni doktor. Now, it's clear to me as pet owner talaga ng makukulit na aso na hindi lang yung dadalin para paturukan. It is actually the vet yung ina-up, yung kumbaga vet's appreciation, yung status ng alaga mo bago niya turukan, kailangan niya munang i-identify, baka mamaya tama po. May pre-existing, tama ba? Pre-existing sakit na. Tapos pag hindi chinek, tuturukan. Tapos sisisihin opo natin si vet. So tingnan natin, ma'am, eh, if we try to have our baby, di ba? Yes. If we go to the pedia, the pedia will not vaccinate kung may sakit yung anak mo. It's the same with our puppies. So the vet would not really recommend having the vaccination if meron po namin pong parang sakit po yung puppy natin. Ayan, Doc. Listeners, viewers, meron akong natutunan talaga ngayong araw na ito, no? Mm-hmm. Hindi ko lang mapigilan na i-mention sa inyo na kapag dinala natin ang ating mga alaga sa mga veterinarian, magtiwala tayo sa kanilang recommendation. Na kapag nag-recommend sila, ito talaga yung dapat na gawin sa ating mga aso. So, hindi tayo po ang magdi-dictate kung ano ang gusto nating gawin sa ating mga aso. Minsan po, we really need to be, actually hindi minsan, most of the time, all the time, kailangan natin maging honest sa ating mga vets. Pag dinala natin yan, nagsuka pala kahapon 3 beses, tapos dinala mo, malakas-lakas ang aso, naglalaro, pinaturukan mo, tinanong ka, hindi mo sinabing lalamya-lamya pala nung mga susunod na araw, ay nung mga nakaraang araw. So let's be honest, let's have heart-to-heart talk with our veterinarians so they understand yung mga pagkakataon na hindi nila nakikita yung ating mga aso. Ma'am, gusto ko madagdagan yung honest talk na sabi nyo din po. Heart to heart. Kasi, magkain laban naman yung pala. Pwede din, ano? But it goes with the experiencer, di ba? Pag hindi mo sinabi, maging problema. So if you are also on budget, you tell the vet. Yes. Opo, kasi the vet will always give. Maganda yan, Doc. Kasi marami na ayaw nilang sabihin. Opo. Nahihiyang magsabi na, Doc, baka may iba kayong pwedeng i-recommenda kasi mahal yun eh. Yung iba style. Yung iba style, sige lang na sige. Sige po, Doc. Sige po, Doc. Tapos nung tapos na. Gagalit. Magagalit. So I would recommend, even from the start, because the vet would always attempt to educate the client. So magsinabi mo, Doc, ito lang yung pera ko. But what should I do? Because the vet will give recommendations. Ma'am, we are not able to perform this, but ito yung possibility niyan. So I hope you will monitor, blank, blank, blank. So ready kami, prepared. Yes. So, but you have to tell the vet. Because some of the clinics and hospitals, we tend to have more procedures. Because they want, kasi nag-iingat din sila eh. Toro yung ginagawa nila. So it's not that gusto nilang kumita more, yung ganun yung pag-iisip natin. But if you don't say, the vet will perform it as a protocol. So kaya po, it's not a wrong practice na yung ginagawa nila. But I think if you are on budget, you have to tell the vet honestly then. Yes. Thank you, Doc, for confirming and clarifying yung mga common issues naming mga pet owners. Pero may dagdag ako. Kasi, sa napansin ko sa mga vets na nakakausap ko, mga kaibigan nating vets, kalos marami sa kanila merong utang yung mga clients. Yung mga pautang na, yes. Doc, hindi enough yung cash ko eh. Yung baka iba iniiwanan nga eh. Iniiwanan na. Hindi enough yung cash ko, baka po pwedeng pagbalik na lang yung bayad doon sa... Bumabalik sa, ba? Minsan hindi. So, ang kapal nung listahan nila na mga pautang, gawin mo sa tao na vet, na doctor yan, hindi ka makakautang talaga. Yes. Pero sa vets industry, since mahal natin yung hayop, mahal ng mga doctors yung hayop, anong nangyayari? Sige po. Yes. So, totoo po yun. Parang mga
sa pakiramdam ko, sa mga nakakakwentuhan namin, para mga 10% to 20% talaga goes to social ano, social service na social responsibility. Yeah. Social responsibility na lang. So kaya ako, naniniwala ako na kapag nag-charge yung vet, hindi ito para kwartahan tayo dahil malaki yung i-charge nila. It's actually for the benefit of the pet that we have, that we're asking. Yes. And that we're asking them to check. Yes, may expenses. Natin. May expenses, pero I trust that the doctors or the veterinarians na nagko-consult po kayo are giving their best. Yes. So, huwag po kayong mag-alala na baka kinakwartahan lang tayo nito. Hindi naman kailangan yung test na yan. Mm-hmm. Hindi naman kailangan yung ganito. Hindi po siya ganun. It's always a sacrifice. May kakilala nga ako isang doctor. Nakagat siya dito. Oo. Nung dog. Oo. Pero tuloy pa rin siya. Muntik na talaga sa mata. Muntik na sa mata. Oo. Gumaga na agitate siguro yung dog. Oo. Kinagat siya dito. Mm. So, ito, yun, hindi naman niya chinage yung customer. Oo, personal expense na lang. Personal expense. Yan. So, this is all talaga for the love of our of your profession. Makatulong talaga. Yes. Thank you for the appreciation po. Yes. So kayo ha, huwag pasaway. Kung mag-aalaga, mahalin at maging ready, huwag i-asa lang sa kung kanino or kahit sa ating mga So, kasama notice, na ako doon. Ang notice, mahal talaga mag-alaga. Yes. Kahit girlfriend, mahal mag-alaga kapag may girlfriend ka. So, lalo, oh my God. Oh, lalo na pag marami, parang... Ay, nako. Oh, kung banyan, dalawa, tatlo. Oh, parang aso din, ano? Mahirap. Oh. Okay, so... Okay, Doc. So, maraming salamat sa, ano, yung pagliwanag sa mga viral infections, no? So, punta naman tayo dun sa mga parasitic infections such as yung mga... Siyempre, may mga konti na ako natutunan. Heartworm, roundworms, hookworms, tama ba? Tama po. So, nagpe-feeling vet ako dito kasi na-absorb ko yung ano mo, Doc, eh. Opo. So, yes, Doc. So, normally, pag first time po na dinideworm po yung pet natin, binibigay po natin sila at 2 weeks, 4 weeks, at 4 times because for the probability na yung worm might be obtained from the milk of the mother. Mm-hmm. Kasi may nagkukross sa gatas. Mm-hmm. So, binibigay natin yun. So, 4 times binibigay kung first time. So, afternoon naman, yung usual na pinapractice natin, and now I'm advocating now to the different veterinarians. Mm-hmm. If you look at the books, it can be 3 months, 6 months, and even once a year. However, as an expert po of TROCAP, Tropical Council for Companion Animal Parasites, mm-hmm. and ito pong titingnan natin, representing the Philippines, so we have come up with the guidelines. Mm-hmm. So, the guidelines sa amin po, if you are from a tropical country, which is like where Philippines is right now, dapat po yung deworming is once a month. Alin po yan? Yung deworming po. Deworming. Yes, so, hindi po every 3 months, hindi po siya 6 months or 1 year lang. Every month. Bakit po? Because we cannot have the same practice, the same as what in the other first world countries. Bakit po? Yes. Because marami po tayong stray dogs. Uh-uh. And when you have stray dogs, they are the ones na pwedeng magkalat ng mga worms. Parasites. Yung mga eggs at the parasites. And again, as I made mention about the virus, we go around and this probably could attach to the footwear we are having. And we are the ones bringing it to our house. Allah. And our pets, of course, wala naman din silang, alam mo, nakaapak na naman dyan. And they lick. Diba? They also lick. Yes. So when they start licking, they might ingest some of those. So kaya hindi po sila ligtas. So if you are from a tropical country, tulad ng Philippines, then once a month po yung pagdi-deworm natin. Yun. Wow. Opo. So, Doc, meron akong ano, ihilingin sa'yo. Kung pwedeng kausapin mo ang mga, ating mga viewers, ang mga listeners natin about sa pagdi-deworm. Kasi it's a common knowledge available yung iba. Actually, dapat pang vet lang yan, ano? Vet lang ang nag-a-administer or nag-prescribe. Ano yung pwede mong i-advise sa aming mga pet owners when it comes to deworming our dogs? Well,
Aside, or pets or cats, yeah. Yeah, so because it's once a month deworming, I recommended. You may want to try also the yung kasama na yung pang tick prevention. Mm-hmm. So there are some drugs that kasi once a month din yung binibigay. Uh-huh. So actually nakakatipid ka doon. Second, the rotation of the dewormer that you give kasi nagkakaroon din ng resistance eh. Uh-huh. Okay. So hindi pwedeng 1 year pare-pareho yung ginagamit mo. Ideally hindi po. We call it rotation. Uh-huh. So rotate mo kung ano yung type of binibigay mo na dewormer. Mm-hmm. So titingnan niyo po yun kung ano ba yung binibigay niyo. And pag may lumabas, punta kayo sa vet. Kasi ibig sabihin yan, the vet will have to look into what type of worm is it and ano ba yung follow-up medication. So, okay. Hindi siya, Doc, na, uy, may lumabas, magaling na. Hindi po. Kasi yan ang iisipin yes, po. Namin. Yung hindi pala, po. Mas may ano pa. Kasi merong, may dagdag yun eh. Pag nag-positive siya, uy, may worm pala to. Some of the treatment will be 2 to 3 days. So, or even some would have a treatment after 7 days. Uh-oh. So it depends on what worm did the vet diagnose. Oo. So hindi po. Yeah. Opo. Okay, hindi ko alam yun. Halimbawa daw kasi nasabi mo tropical country tayo, medyo mainit, humid. Opo. Paano kung nasa Baguio, nasa Tagaytay? Ganun paano? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin naman. February and January. Oh. Because we are talking about traffic. Traffic. Human yeah, traffic. Yeah, yeah. Okay. So, yung traffic doon nandun, yung tao galing sa baba naman, pumupunta doon eh. Okay. So we're talking about the traffic din. So it's the same thing. Hindi ka ligtas kasi nasa medyo malamig ka na lugar. Mm. Ka... Although mas lesser yung chance mo. And yung sa ticks naman, mention ko na lang din po ito, yung parang resin ng malaki. Mm. So that's actually the final phase of the life cycle of a tick. Mm. You only have one type of tick in the Philippines for dogs, the brown dog tick. And ito pong parang resin na to, babae po yan. Yung malaki. Yung malaki na yan. And it will actually lay 3,000 to 5,000 eggs. Yung isang ganun lang. That's why it's so... 8,000? Opo. Yes. That's why it's so difficult to control. And I made mention why it's part of the immune system discussion because one of the diseases, the canine ehrlichiosis, is immune-mediated, transmitted by these ticks. Mm-hmm. And the dog... When you say immune-mediated, ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, when the immune system goes down, uma-attack ito. Oh. So nansulo, and this particular bacteria po to ma'am, it actually hides in the body, in the spleen, okay. For years. Mm-hmm. So when the immune system goes down, lumalabas siya. So you don't actually know if ito so ba yung nakuha mo. It. You not cannot kill it, you can only suppress it. Now, not doon lang you siya, may, dito you ata. May, yes po, you may kill it, but you are not certain if it's 100% na eliminate mo. Mm-hmm. Oh. So yun yung challenge ng that's why we need to make sure that the immune system is really stable, especially for patients na nagkaroon na ng history ng ehrlichiosis. So ibuboost mo palagi para masuppress, tama sir yung sabi mo, para masuppress and ma-maintain po yung ano yung atin pong physiological state na medyo optimal. Mm. Yun po. Opo. So how do you keep yung immune system ng aso natin na strong and healthy? First, with proper diet, nutrition, ganun pa din. Maganda po yung binibigay natin na diet. The vaccination should be there. Mm-hmm. And if ever, like nutrition, meron po mga pagkukulang yung mga nutrition natin, di ba? So, pwede nating pag-isipan, pag hindi po dog food or some other balanced food, you're giving, let's say, kung binigay lang po natin, stable food, mm-hmm. Then the best would be giving also supplements. Yes. Supplements. Opo. So Doc, meron ka bang ano, maire-recommend na supplement para malabanan itong mga or ma-prevent yung mga ganyang klaseng sakit? In our own ayo po naman po. There are many supplements available in the market. They may also be good, ano po. But at least in our practice, I could confidently say we have shifted and looked at several brands and there's one brand that we are using right now, the ImmunoPet Shield. So yun po. Oy. Meron ako yan. Magic, di ba? May lumabas. So, ito po. I think I've shown this one, no? Hindi ko nga rin alam eh. Parang pag sinabi ni Doc, biglang lumalabas. Ano? Yes. So, I think I've shown this one in the last episode. Parang gaganon, ano? Yung bumababa. Pag saan kong lumabas yun, bababa pa dito. Ganun, gusto mo gano'n. Ang galing, ha? So, but ImmunoPet has been very good with our patient. And in our treatment protocol, if it were... tick-borne diseases. So after all the treatment, ito yung pinapa-maintain namin. So so far we've seen a lot of good
good recoveries with the ImmunoPet Shield if it were tick-borne. If it were viral infection, especially for post-recovery, pag hindi na siya nagsusuka, maganda din po yung response natin with ImmunoPet Shield. If it were skin infection that would have something to do with the immune system, so we'd like to believe that maganda din po naging response. Kasi po, nabuboost niya yung immune system. Later on, nagre-recover din po talaga ang hair coat niya. Ay, so Doc, nakita ko nga dito na may beta-glucan, may MOS siya. Marami akong nakitang mga ibang mga supplements na magaganda rin naman. Pero ito yung nakita ko talagang may MOS and talagang mataas yung beta-glucan content niya. Ano ang masasabi mong naging significant difference niya sa iba? Well, because it influences a lot of, I would say in a nutshell, positive impact on several aspects of the health. So maganda po yung naging effect niya. So hindi lang pang sabihin natin, it's really on the general immune system yung naging pagbuboost niya. And with that, it helped a lot in terms of how the pet is responding with the appetite. So, kikita naman dito, better digestion. So, maganda po. Marami po siyang effect that I think would really help the pet recover or sustain a very good immune system. Pero nga, Doc. Ganda, no? Hawak pa lang nito, parang feeling ko, effective na. Oo. Bukod dun sa nasubukan mo na, proven and tested mo na. Okay, Doc. So, thank you for the recommendation po. Talagang makakatulong sa aming mga pet owners in choosing the supplements na pwede namin gamitin sa aming mga pets. Coming from top 100 scientists in Asia. Talagang may laging may diin yon. So, Doc, ano naman yung final takeaway mo na for those who might be suffering with immune, with weak immune system? Yes, so to our viewers and listeners, if you have or at least suspect that your pet is suffering from a weak immune system, first and foremost, puntahan niyo po yung vet niyo to have proper assessment. And you can also open, I think some of the vets already has this product also, or para po mabigyan po siya ng proper attention, proper diagnosis, and hopefully proper na mga supplements din po to boost the immune system at maging maganda po ang recovery po ng inyong mga pets. So yun po. Wow. So Doc Adrian, parang napunong-puno. Ako nga natutulala eh. Kumbaga sa pagkain, hindi lang a la carte ito. Buffet unlimited. Oh, dapat pag-usapan lang natin immune system pero ang dami nating mga topics na nabuksan. Favorite topic mo, Ralph, is buffet. Okay. O yan, binigyan tayo ng buffet of unlimited buffet of information ni Dr. Adrian Ibanez. Speaking of buffet, saan tayo kakain mamaya ng buffet? The joke lang. So, bilang nag-aalaga ng aso, parang gumaan yung aking pakiramdam. Dami kong natutunan. I don't see yung pag-aalaga ng mga aso as a burden rather than more of benefit talaga basta maalagaan ko lang nang tama ang ating mga alaga. So, Doc Adrian, kulang na kulang ang oras natin. Yes. Sobra, and I hope we can invite you soon sa mga next episode po natin. Para my pleasure po. Yes, and if you have topics na pwede naming i-discuss dito, please, hilingin po namin na you can suggest. And kayo din po guys, mga listeners and mga viewers natin, yes, kapag meron kayong gustong topic na i-discuss, message nyo lang kami sa Facebook, at yes, sa Spotify, hindi ko lang po pwede mag-message sa Spotify. Yes, any comments na pwede, kung saan pwede mag-comment. Padala kayo ng gusto ninyo itanong natin kay Dr. Adrian Ibanez. So, malungkot man, we need to say goodbye, yes, kasi say baka goodbye. Matutulog na kayo, kagigising nyo pa lang, late na kayo sa office, yes, or kakain pa lang kayo, we have to let you go. And we'll see you next week sa isa na namang napakagandang topic. Iso-surprise namin kayo kung ano yung topic natin for next week. Next week. So, and let's say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye and bye-bye. 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 So, thank you so much. Sobrang excitement. See you again. Gusto ko ba i-promote bago tayo magtapos? Yun lang. Sa akin na naman, sana po ay mabigyan po natin yung
Responsible pet ownership, please have a very good relationship with your veterinarian. Oh, pag sinabing relationship, good communication, hindi relationship boyfriend girlfriend. Okay, thank you so much. Thank you so much. And see you again in our next Vaxi Talk. Thank you. Bye. Bye-bye. This is Vaxi Talk with Ness and Ralph, the Vaxi Life podcast. Follow, like, and subscribe to stay updated with our new episodes.